Ito po para sa mga skilled worker para magkaroon po sila ng idea kung paano po makakuha ng exit visa sa Polo. Alam po naman natin na yung mga skilled worker, nakakalabas sila. So, nakakapunta po sila sa ating Polo. Yung mga household worker lamang ang kailangan nating endorse sa OWA or sa ating Polo kasi nga hindi sila nakakalabas. So, sa mga katulad kong skilled worker na hindi naman gaano kataas ang kategori ang trabaho kasi karamihan sa mga katulad natin nahihirapan kumuha ng exit visa, lalong-lalo na po pag-expired ang ikama. So, bago po matapos ang iyong kontrata, 2 months or 3 months, mag-submit na po ng resignation letter para maabisuhan po ang iyong company na gusto mo nang mag-exit. Pag dumating na po yung araw or katapusan ng iyong kontrata mo at wala pang sinasabi ang iyong employer kung kailan ang uwi mo, magbigay ka po ulit ng 2 buwan na chance or palugit nila para asikasuhin po yung exit visa mo at para maibook ka po nila ng ticket. Pero sa loob ng 2 na yon or 3 wala pa rin ginagawa ang iyong employer, lumapit na po sa ating Polo para makakuha po kayo ng barcode. Yung pag-process po ng iyong exit visa sa Polo po, or sabihin nila pag dumating na iyong barcode, 4 weeks po ha, hindi po ganun kadali. So after 4 weeks na yon, babalik po kayo ulit sa Polo. Sabihin nila, oh, nandito na exit visa mo. Kasi marami po sa atin mga employer na hindi po talaga sila nagbibigay ng exit visa. Bakit? Kasi nga po yung mga ikama po natin expired na. So nahihirapan po silang mag-issue ng exit visa pag once po na expired na ang ating mga ikama. So ang makakatulong po lamang sa atin ay yung ating Polo. Kaya magtulungan po tayong mga magagawang Pilipino po dito po sa Middle East. Karamihan po sa mga OFW, pag hindi po nagbigay si amo ng exit visa, lumilipat sila sa ibang amo para makakuha ng exit visa. Pero mali po yun, kasi pag lumipat ka po sa ibang amo at hindi po napalitan ang sponsorship mo po, yung unang employer mo pa rin po ang may karapatan sa'yo. So kailangan po pag lumipat ka po ng ibang company or employer, siguraduhin pong yung sponsorship po ng inyong ikama ay napalitan na, para wala na pong access yung dati nyo pong employer. Paano mapapalitan ng sponsorship ang iyong ikama? Halimbawa, gusto mong lumipat ng ibang employer. Kung halimbawa po ang iyong ikama ay expired na, tapos yung ikama nyo po is transferable, tapos 3 nang hindi nare-renew yung ikama nyo, pwede na po kayong lumipat ng ibang employer. Pero bago lumipat po, siguraduhin po ang sponsorship po ng ikama ay nailipat po sa bago nyong employer. Marami din pong nagtatanong na halimbawa yung kontrata nila tapos na. Tapos yung ikama nila, kakarinyo lang. Saan doon ang susundin? Ang susundin po natin yung kontrata natin kasi yun po ang pinirmahan natin sa Pilipinas. Huwag nyo pong sundin yung ikama. Ang ikama natin, kailangan talaga laging ano yan, laging active or laging valid. Hindi dapat yan expired kasi yan ang pinaka-resident identity natin dito sa Middle East. Minsan kasi kung ano-ano sinasabi ng ating mga amo or ating mga employer para lang hindi ka umalis sa kanila. Kasi nga minsan nahihirapan silang mag-hire ng mga Filipino workers. Meron pa akong na-encounter na isang household worker, ang sabi daw sa kanya, yung Pilipinas ngayon is sarado. Tapos yung Saudi daw ngayon is nakaban. Which is hindi naman. Ay nakaban ngayon is newly hired na mga household worker po. Pero yung mga datihan na sa Kuwait, yung mga gustong bumalik pa sa amo o yung gustong mabakasyon, makakabalik po sila. Sa mga newly hired lang po ang hindi po makakapasok sa bansang Kuwait. Dito po sa Saudi Arabia, open po. Hindi po to nakaban. Kaya minsan nakakatawa yung mga amo natin para lang hindi tayo umalis sa kanila. Sinasabi nila na sarado ang airport, mahal ang ticket, nakabantang Saudi, wala ka pang kapalit. Diba? Totoo yung mga sinasabi nila. Na napakadaling pumasok dito pero mahirap makauwi. Kasi nga karamihan sa mga employer natin, pabaya sa mga worker. Aww. Hindi nila inaasikaso yung mga worker nila. Parang wala silang pagmamahal, ganun. Basta pag dumating ka dito, sige, trabaho ka na. Kasi napunta tayo dito para magtrabaho. Yun talagang pangahawakan nila. Kaya kailangan nating alagaan yung mga sarili natin. Kung sabihin nila magtrabaho ka na magtrabaho, i-ano mo lang, enjoy mo lang yung trabaho mo. Huwag mo masyadong dibdibin or huwag mo masyadong seryosohin. Kasi ang daming nagkakasakit ng mga OFW. Kung gagawa po kayo ng resignation letter, 2 po ang gagawin nyo. Isa sa'yo at isa para sa kanila. Pero bago mo po kunin ang sa'yo, kailangan pong papirmahan para po may katibayan ka.
Karamihan po sa mga humihingi ng tulong. Kung halimbawa, yung complaint nila nakarating na kay amo. Etong si amo, pinapagawa sila ng sulat. Sabihin doon na, okay ako dito, tatapusin ko ang kontrata ko. What? Mabait si amo. Kasi po, pag gumawa kayo ng letter na ganun, sino pong lumalabas na sinungaling nun? Di si worker po. Meron akong na-receive na message kahapon. Nandun siya sa accommodation ng agency. Sabi niya sa akin, ma'am, yung totoo bang bad na ang Kuwait? Meron kasing dumating dito, 12 sila, household worker. Kahapon lang. Kahit gaano kapursige ang ating mga senador na linisin yung mga problema ng mga OFW, kung may mga agency naman na ganyan, hindi talaga mawawala ang mga problema ng mga OFW. Kasi may pasaway na agency, alam na nga nilang ban, tapos nakakapagpadala pa sila, diba? So anong ginamit ng visa, no? Diba, skilled? Hindi nila ginamitan ng visa ng household worker yan. Ginamitan nilang visa ng skilled pagdating dun, household worker ang trabaho nila. Ganyan ang ginagawa nila dito sa Middle East. Dito nga sa Saudi Arabia, nag-deployment ban. Sabi ko, bakit may nagreklamo na na-deploy ng buwan na ganito? Eh, yung ban na yun, naka-deployment ban pa ang Saudi. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, bakit na-deploy ka? Eh, deployment ban ng buwan na to. So, ang sabi sa akin, ma'am, yung visa ko, skilled po. Pero ang trabaho ko ngayon is household worker. Sabi ko, bakit ka pumayag? Kasi po gusto kong magkaroon ng trabaho. Mahirap po kasi sa bansa natin. So nasa atin po yun kung magpapaloko po tayo. Para lang magkaroon ka ng trabaho, kinagat mo yung kagustuhan ng iyong agency. So hanggang kailan matatapos ang mga ganyang gawain? Kung ikaw mismo na aplikante, pumapayag sa mga gawain ng agency, di ba? Di mo alam, pinahamak mo ang iyong sarili. So naiintindihan ko naman yung mga ibang aplikante, yung mga katulad kong naghahanap ng trabaho. Pero sana naman po isipin nyo po yung magiging sitwasyon nyo. Kung halimbawa po yung mga dokumento nyo o yung mga visa nyo ay hindi tugma sa iyong trabaho. Meron pa akong naka-message nung isang araw, isang household worker. 10 years na siya sa kanyang amo. Grade 4 lamang ang kanyang natapos. Tinatanong niya sa akin kung ano yung mga requirements pag magbabakasyon. Natutuwa ako sa kanya kasi kahit grade 4 yung natapos niya, ang lakas ng loob yung pumasok dito sa bansang Middle East. Ginumusta ko siya, sabi ko, ma'am, kumusta kayo? Okay lang po ba kayo dyan? Mabait naman si amo, sabi niya. So, hindi naman lahat kasi ng amo is masama. So, babalik siya sa kanyang amo. Kasi nga ayaw niyang mawala ng trabaho. Meron daw siyang pinapag-aral yung anak niya college. Yung mga pamilya po namin dyan sa Pilipinas, kung may mga nanay na po kayo na mga household worker at matagal lang hindi umuwi, pauwi niyo na po sila. Kaysa naman dito po sila magkasakit. Mahirap po kasi kung dito sila magkasakit eh. Iparamdam niyo po sa kanila yung pagmamahal na hindi nila naranasan sa buong buhay nila dahil nga yung buhay nila ginugol nila sa pagtatrabaho dahil po sa inyo. Kasi minsan nakausap ko yung mga household worker, takot silang umuwi sa Pilipinas eh kasi wala daw silang trabaho. Kaya yung may mga nanay na mga household worker, kumustahin niyo po ang iyong nanay. Kumustahin niyo po sila. Kasi sobra talaga ang trabaho dito sa Middle East. Lalong-lalo na ngayon, darating po ang Ramadan. Kaya nga diba yung mga household worker madalas magkasakit? Kasi po overwork po sila, walang tigil yung trabaho nila. Sobra-sobra pa yung trabaho nila. Kaya kumustahin niyo po sila. Iparamdam po natin sa kanila yung pagmamahal at pagpapahalaga. Kasi naghihirap sila dahil sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Dahil sa kanilang pamilya. Meron pa akong napanood, pinatulpo niya yung nanay niya kasi nga daw yung anak humihingi ng house and lot. Diyos ko naman, di na naawa sa nanay niya. Household worker yung nanay niya tapos hihingi yung mga anak niya ng house and lot. Diba? Napakawalang kwentang mga anak naman yan. Hindi nila alam kung gaano kahirap magtrabaho dito sa abroad. Diyos ko, marirealize nila yan pag ang nanay nila is nagkasakit na at wala na sa kanila. Sana po meron kayong natutunan ngayon sa aking video. Maraming maraming salamat po. Ako nga po pala si Jens Fernandez po, isang OFW po dito po sa Middle East.